Suspendido pa rin ang mga biyahe ng eroplano sa Davao City International Airport. Lumampas kasi ang isang eroplano sa runway ng paliparan pagkalapag nito. Na-divert sa General Santos City Airport ang mga biyahe. Makibalita tayo live kay Donna Timbal Senahon ng GMA Davao. Donna? Maki, 20 round-trip flights na Cebu Pacific ang apektado ng paglampas sa runway ng isa sa kanilang mga eroplano kagabi. Pero tiniyak ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at ng Cebu Pacific na mabigyan ng maximum accommodation ang lahat ng mga apektadong pasahero. Kaba at pagkadismaya ang naramdaman ng nasa 150 pasaherong ito ng isang eroplano ng Cebu Pacific. Yan ay matapos mag-overshoot o lumampas ang eroplano sa runway ng Davao International Airport nang maglanding ito roon pasado 7 kagabi. But I can feel the heat. Good enough, it is raining hard that it not the explode. But the left engine on my left side is total wreck. When I was the first one who jumped from the chute. Wala namang nasaktan sa mga pasahero pero reklamo nila. Pagbaba na namo sa eroplano, wala gyoy wa pay sakyanan, nangabasa pa mi ang first batch nga nakagawas. Tapos isa lang ka sakyanan, mga pila pa ka minuto ay hanabot ang ubang sakyanan. I don't know kung nabay additional sakyanan. Ang ni-rescue sa amuha L3 ra. Ang naabot is just a fire truck. Huli na naabot ang ambulance. Dahil sa nangyari, kinansila ang mga biyahe sa Davao City Airport simula alas 9 kagabi. Apektado tuloy ang mga lakad ng ilang pasahero. Kanina nang nangyari yun, wala man lamang kahit anong announcement, kahit anong news sa amin o pasabi kung ano nangyayari na. 10 flights mula at papuntang Manila at Davao ang na-divert sa General Santos International Airport. Mula roon, sinundo ng mga bus na kinontrata ng Cebu Pacific ang mga pasahero para ihatid sa pupuntahan nilang lugar sa Davao. Karamihan sa mga pasahero nagre-reklamo. Handa naman daw ang GenSan Airport authorities na tanggapin lahat ng mga na-divert na flights. Makiiimbestigahan pa ng Cebu Pacific ang sanhi ng insidente. Nilinaw din ang CAAP na hindi dahil sa brownout kaya naaksidente ang eroplano dahil nasa full intensity naman daw ang runway lights kagabi. Priority naman ng Cebu Pacific ngayon ang pag-aasikaso sa kanilang mga apektadong pasahero. Inaasahan ding alas 8 mamayang gabi, mapu-pull out na ang naaksidenteng eroplano pero magdedepende pa umuna ito sa isinasagawang investigasyon. Makisa ngayon, sarado pa rin ang Davao International Airport. At yan munang latest mula dito sa Davao City. Donna Timbal Senahon, Nagbabalita, Pilipinas.